Welcome back to my channel, to my weekly vlog. So for today's video, ang ating critic review ay si Dr. Sarisal. And ang kanyang masterpiece na napili ko ay ang Tulang Kundiman. So before we proceed to the main review, gusto ko lang i-share or ibahagi or ipahayag sa inyo yung mismong tula ng Kundiman para mas lalo nyo siyang ma-appreciate, maintindihan, maunawaan, maramdaman yung tula. Kasi kailangan yun para talaga maintindihan mo yung tula. So, without further ado, let's do this! Tunay ngayong umidyaring dilat puso, sintay umiilag, tuway lumalayo. Bayan palibasay, lupig at sumuko, sa kapabayaan ng nagturong puno. Datapwat muling sisikat ang araw, pilit maliligtas ang inang bayan. Magbabalik man din at muling iiral ang ngalang Tagalog sa sandaigdigan. Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang saamang lupa. Habang dinin nilang panahong tadhana, sintay tatahimik iidlip ang nasa. So, ayun nga guys, sinulat ni Dr. Jose Rizal ang Kundiman noong September 12, 1891, panahon ng mga Espanyol. I mean, panahon ng pananakop ng Espanyol sa Pilipinas. So, isa yung Kundiman na yun, yung tulang sinulat ni Dr. Jose Rizal, yun yung isa sa mga evidences ng mga trials ni Jose Rizal nung panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bayan. So sinulat niya itong kundiman na tulang kundiman to express his intense love for our motherland, which is ang Pilipinas. As I've read the poem, talaga namang nandun talaga yung emotions na gustong ipaglaban ni Dr. Jose Rizal na about dun nga sa mga Espanyol, sa injustice, na sana someday maging malaya na ang Pilipinas. Kapag ka nabasa nyo yung third stanza, the first and second line sa third stanza, talagang nandun yung words na talagang ipaglalaban niya hanggang dulo ang Pilipinas. Doon talaga makikita yung dedication ni Dr. Jose Rizal na lumaban through his written works without harming others, na lalaban siya gamit lang yung mga sulat niya, gamit lang yung mga written works niya. And the poem or the song clearly brought out the threats or the evidences behind those words through the poem. So, parang talagang makikita mo or pag nabasa mo talaga yung tula, malalaman mo kung ano yung nangyayari ng mga panahon ng Espanyol. Parang you have an idea to know what is really happened in the past, na pinaglalaban talaga ni Dr. Jose Rizal na sana someday nga na magkaroon na ng kalayaan ng Pilipinas. At sana magkaroon din ng justice ang Pilipinas. So, kilala naman po natin si Dr. Jose Rizal na isa sa mga bayaning nagligtas sa Pilipinas, sa ating bayan. So, sa kabuuan naman po ng kundiman na tula na sinulat ni Dr. Jose Rizal, parang tumatakbo lang siya sa pag-express kung gaano niya kamahal ang ating bayan, kung gaano siya willing ipagtanggol, at kung gaano siya katapang para lumaban ng walang nasasaktan, walang nasusugat ang ibang tao, kundi through his written works lang talaga na sa ngayon ay nagtagumpay naman sa ating sa kasalukuyan, na nakalagay doon na sana nga daw someday maging successful at maging malaya na ang ating bansa. So, ang lesson lang dito guys is tangkilikin natin yung sariling atin. Mahalin natin ang ating bayan
Hindi porket millennials na ngayon, sa panahon ngayon, sa generation ngayon, kakalimutan na natin yung mga bayaning nagtanggol sa ating bayan, bayaning matatapang hinarap ang mga nananakop ng mga panahong yun. At sana maging role model tayo sa mga kabataang nalululong sa kanilang mga bisyo na hindi na maalala yung mga hero, mga bayani ng mga panahon na ang Pilipinas ay talaga namang wala pang kalayaan. Gusto lang nila na makamit ng ating bayan ang kalayaan. So, yun lang naman guys. Pagmamahal lang sa ating bayan, wag nating kakalimutan. Kahit ngayon ay iba na yung generations. Wag nating kalimutan yun. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. So, patunayan natin yun, diba? Disclaimer lang guys, I am not professional with this vlog or reviewing or criticizing others' masterpiece or others' novels. Pero I am just doing this for our project, for our school purposes. So, just bear with me guys kung meron akong maling grammar, maling sinabi, or nakaka-offend about the topic. Just let me know guys. Yun lang po. Thank you. Bye-bye.